Yan, yung mga tambay, yan ang dapat na nadedengge. Yung tambay magdama. Kaya pabalik. Pag ganoon na tayo, pabalik kaya sa dalawa. Palapas tayo ng ano. Oh, bati? Oo. Oh, shout out, shout out. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Oh, ito, dali. Oh. Ngayon po ay ginaganap ang clean time sa Old Balara. Ha? Maglinis po tayo ng ating mga harapan. Paul! Nasaan yung panungkit yan sa basura? Oh, ayan po, nakikita niyo po si Paul. Kanya, dalagala niya lang yung ano. Karin Dani, si Boyd. Anong Dani? Tutulungan po kami. So ayan po, makikita natin sila. Ito yung sa lugar nila, sa Redcraft kami. Nandito si Puro Carl Jun. Ayan, ayan bro. No, Puro, na-observe mo dito, na yung pinaka-major na naging problema nung naglilinis kayo? Actually, yun nga, sa may rin maano yung mga tao rin na sa time ng tapon, hindi rin nasusunod. So, kailangan sa ating mga taga-barangay, taga-area natin, sundin po natin yung ano yung tamang tapon ng basura. Everyday naman yan, may dumarating na truck ng basura. Kaya yun lang ang sundin natin para maiwasan natin kung saan-saan yung, ano, yung tapon ng basura. Kaya gaya na ito, kapag na-pick up na yung basura, yung mga basura ng truck, may nagtatapon pa rin tira-tira. Oo. So iwasan po natin yun na kung saan-saan lang na itatapon yung basura ng tulungan. Purok, ano nang nakita mong malaking problema natin ngayon? Ang problema, hindi lang na-advise yung ating mga kalugar. Pinababayaan nila yung tumatambak na basura, lalong-lalo na doon sa creek. So in-advise natin sila na patuloy silang maglinis at huwag magtapon doon sa gilid ng creek, kasi isa yun sa mga nagiging sanhi ng pagbaha at saka iniistakan yun ng mga kitikiti na nagiging lamok na may daladalang dengue. So delikado sa mga kabataan, walang pinipili ang lamok. Bata, matanda, babae, lalaki, at tomboy at bakla, pwedeng kagatin ng lamok. Pwedeng ikamatay ng bawat isa. So ngayon, na-advise naman natin sila at nakikita sila sa paglilinis ngayon sa ating lugar. So salamat po sa lahat ng mga tumulong. Hindi, pero yun sa nakita mo ngayon, di ba? Kasi sa clean up drive ngayon natin, no? So ano ba yung nakita mo mas maraming naging problema ngayon na dapat naga maiwasan? Bukod, may basura. Kambak ba rin ang basura? Siguro, kulang sa disiplina. Ma-aware yun ng mga tao, no, na lagi na advice para maiwasan sila, makaiwas sa pagtatapon ng basura. Lagi silang i-remind para hindi tapon lang dito, tapon lang doon. Para at least may proper disposal area naman tayo at saka may mga truck tayong araw-araw na nangongolekta ng basura. So sabi ko sa kanila, para maiwasan yung mga ganitong sitwasyon, ay dapat everyday itatapon at inaabangan nila yung pagdating ng truck ng basura. Yun lang. Yan. Sige. Si Purok Balgos at saka si Purok Aljun nagsama dito sa, nandito po kami sa Rip Club, no? At naispatan ko din dito si admin, ano? Puto sa atin ang mayora natin, simultaneous clean-up drive sa buong Quezon City. Sabay-sabay yan, hindi na sa Balara, kundi sa lahat ng sinasakupan ni Mayor ng Quezon City sa ating lugar. Sa para maayos, malinis, para wala tayong magkaroon ng dengue, kung anong pang sakit na dadapo, malinis ang ating lagay ng mga lagyan ng basura para hindi nakakalat. Gaya nun, no, tingnan mo yun. Yung basura na yun, kung saan sila nila tinatapon yung kalat nila, di ba? Wala sa ayos. Yun lang, dapat may panatili natin malinis ang ating lugar. Okay. Salamat. Okay. So, eto, nakita nyo na meron kaming video clippings na kinukuha. So, kuhaan natin itong mga ito na naglilinis. Okay. Okay lang po ba? Hi naman, no? Ayan. Magandang umaga po. Ayan, oh, sila ate dito. So, bawat barangay, ano, no, hinati-hati. So, ito po yung nangyayari sa amin dito sa Rimcraft, kung saan, itong areyang to. Kasi ito nga yung laging tinatapunan ng mga taga-Sapang Kangkong, itong areyang to. Na minsan talaga, iniiwan na lang ng mga nagtatapon dito, eh. No, so katulad nito. Pagbulat na kapita, no? Iiwan lang sa mga bilis. Yan. Oo.
natin. So ito yung mga dapat mabigyan ng address. At ayan. Oh, ayan. Ayan. Oh, ito si Ate. Con todo. Ano, te? Okay ka lang po ba? Okay lang. Oh, ayan, oh, busy busy sa kasilid ng ano, okay ng basura. So katulad doon ito, 'di ba? Iniiwan kasi lang ng mga nagtatapon. So titingnan niyo. So instead na itapon doon sa may tamang lagayan ng basurahan, eh dito pa nilalagay sa ano, sa gilid. Kung mapapansin niyo nga, ayan oh. Bawal magtapo ng basura dito, pero inyo tingnan niyo oh. So may nakalagay na bawal magtapo, lalo tinatapunan. Tama. Pasok daw dito. Yung mga naka-stack na to, pamamahayan po yan ng lamok na may dalang dengue. Tulong po tayo, hindi kaya lahat yan ipurok, saka ng mga volunteer. Ut po tayo, sa'yo yung waris? Oh, yan sila, Admin Rowan. Oh, yan, dito sila kumakain sa area to. Okay. Balara Element, ano, Balara High School. Hi vlog, like, oh my guys. Oh, shout out. Oh, mensahe niyo ano, kamusta nangyari? Drive po kami sa 168 Balara sa pamumuno po ni Kapitan Alan Francia. At sa ito po magiging big project namin. Long live mga brother and sisters. Okay, so pausap ko na. Oh, okay. Si Admin Rowan, oh, so ano na obserba mo ngayon sa clean drive natin? Bali per area po talaga na ano, naikot po namin na talagang nililinisan talaga ng mga kasamahan natin ng mga purok leaders, volunteers, anti-crimes, at saka some of the constituents po. So ngayon, ano na obserbahan mo sa paglilinis natin ngayon? Pwede ano naman po palang ano eh, magkaroon ng ano, ng unity sama-sama sa okay. Pag-clean up ng area natin. So marami bang mga mamamayan natin nag-participate? Oh, meron po kasi kadalasan po kasi kung Saturday sana o kaya Sunday, mas marami po. Dahil ordinary days, karamihan ng mga kapitbahay natin ay mga nasa school. Mm-mm. Although may marami pong mga youth na nag-participate din, yung mga walang pasok o mamaya pa ang pasok, nag-participate naman po. Okay, yan. Okay, so salamat ha, admin. Sige po. Okay. Bin, tanongin kita. So ano yung naobserbahan mo dun sa nangyaring clean up drive ngayon dito sa ginawa natin? Okay. So ano ha, yung actual na naobserba mo na naging problema dito sa community? Actual na problema, ayun nga po. Tulad po ng nabanggit ko na tumataas po ang bilang na ikakaroon ng dengue at leptospirosis sa ating barangay, lalong-lalo na tag-ulan at tag-ulan na ngayon. So, nakakita ka ba ng tambak-tambak, tunay-tunilad ang mga basura sa kalye? Hindi naman sapagkat yun, dahil meron naman tayong inisyatibo sa ating punong barangay kung saan maiigsan natin o mapapababa natin ang bilang na nagkakaroon ng ganun. Okay, so may mensahe ka ba sa mga katulad mo mga kabataan na nagdi mo mensahe sa kanila? Ako si Alvin bilang isang kabataan, hinihumo ko ang buong kabataan na ma-involve sa gantong partisipasyon ng ating barangay kung saan mapupukaw ang ating damdamin sa paglilingkod. Ako bilang kabataan ay ikinagagalak ko na ma-involve sa gintong partisipasyon sapagkat naniniwala ako na ang pagtulong ay magsisimula sa ganitong mga community service na meron ng isang ating barangay. Ayun, shoutout po sa mga nakakilala po sa akin. Okay, isa lang po si Alvin Pulgado.
Okay.